Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. So for today's video, samahan niyo naman ako ngayon sa ating pagtatanim o pagpropagate na naman ng isang uri ng succulent sa kung tawagin ay Aptenia. Ang Aptenia nga ay isang uri ng succulents na hindi maselan sa mainit na panahon dahil dapat ito ay nakadirect sunlight para mamulaklak at mabuhay. So isa nga ito sa mga paso na ating ipropropagate dahil mga nagbabrown na nga ang kanyang mga dahon at malago na din naman na siya. Kaya siya ay isa sa mga ipropropagate natin na Aptenia. Yan. Ito nga ang mga paso na ating ipropropagate ng mga Aptenia. Ayan. Tinubuan na nga din siya ng mga damo. Hinayaan ko na lang muna din dyan yung damo. At may mga tumutubo din na serpentina. So, sa mga hindi nakakaalam, ang serpentina ay isa rin sa mga herbal. Ayan. Herbal plant. Ayan. Ito ay gamot daw sa high blood. Ayan. High blood, diabetes, at iba pa. So, ayan. Ngunit, mapait daw ito. Hindi ko pa ito natitikman at ayaw kong tikman dahil mapait nga daw. Ayan. Ang serpentina. Ayan. Ayan. Ang ating mga Aptenia. Ayan o. Ayan o. Ayan ay senyales ng pwede mo na din silang talagang ipropagate. Ayan. Mga bulok ng kanila mga dahon. Mga patay na. Ayan. So, itong paso na ito ay maraming bulaklak. Ayan yung kanyang mga bulaklak ng Aptenia succulents. Maliliit lang. Ayan. At kulay pink. Ayan. Ito yung nasa mahaba. Ayan. Ganto yan pag bukang-buka na yung kanyang dahon. Ayan. Ayan ang ating Aptenia. Ayan. Tatlong paso nga yan. Ayan. At magkakapareho yan. Ayan. Ang kanyang mga paso. Sobrang laguna din naman talaga niya at pwede nang ipropagate. Ano pang hinintay nyo? Simulan na natin ang ating pagpropropagate sa ating mga Aptenia. Tatlong paso, ayan, tatlong paso ng Aptenia. So, sisimulan na nga natin tanggalin yung kanyang mga damo. Ayan. Tatanggalin na nga natin yung kanyang mga damo. Mga serpentina, itatanggalin na nga din natin. Ayan. May mga pansit-pansitan pa pala. Oh. Ayan. Hinayaan ko na lang din muna sila dyan. Pero, pwede nyo din naman silang tanggalin kaagad yung mga damo. Kasi minsan, napapatay talaga nila yung mga halaman. Ayan, ang laki na nga ng ating Aptenia. Ayan. Ito lang naman yung pasong may damo. Ayan. Kaya, kailangan muna natin siyang tanggalin. Ayan, malinis na. Pwede na yan. Ating mga Aptenia. Ayan. Nang natanggal na natin yung mga hook, ayan, kinakailangan naman natin tanggalin yung ating mga Aptenia yan. Hugot-hugot lang. Ayan. Hugot-hugotin lang din naman natin yan. Ayan. Ayan ang kanyang mga ugat. Hindi naman talaga maselan talaga ang mga Aptenia. Ayan. Napakaganda din talaga neto bilang isang hanging plant. Ayan. Sa mga magne-negosyo, ayan, napakaganda nito kasi mabilis lang siya dumami. Pag dumadami, pwede niyong negosyo. At hindi pa maselan. Common man, ngunit ito ay may kagandahan din.
Bunot-bunot lang. Medyo basa talaga yung kanyang lupa dahil nga maulan ngayon. Maganda din talaga magtanim. Oops. Ayan. Sobrang haba na talaga niya. So ngayon natanggal na nga natin yung mga halaman nating mga Aptenia dyan sa ating mga paso. Ayan. Kakalaykayin natin siya o bubungkayin para matanggal yung mga luma niyang, ayan, luma niyang ugat. Ayan. Para sa pagpapanibago ng lupa. Gaya nga na ito, ayan, pang nakahulma na talaga yung lupa niya sa kanyang paso. Ayan o. Very stable na talaga. Ayan o. Nahulma na siya sa kanyang paso talaga. Dumi na nga ng ating koko. Yan yung kanyang mga ugat. Ayan. Kapit na kapit talaga. At ang lupa lang naman din talaga nito ay yung garden soil lang talaga. Pwede na yun. Hindi na maarte talaga ang mga Aptenia. Yeah. Yan siya. Yan. Huhukayin natin to. So, sisimulan na nga natin siyang buhukayin. Katulad lang niyan. Baka lumambot ulit yung kanyang lupa. Yung kanyang mga ugat ay atin ang tatanggalin. Ganyan lamang kasimple. Time lapse. Oh my God, ayo. Sa ating ang pagtatanggal ng mga Aptenia sa tatlong pasong ganto o hanging basket ay nakapuno tayo ng isang ayan o, isang planggana ng Aptenia. Ayun, punong-puno talaga yung planggana. Ayun, ganyan yung kanyang bulaklak. Ayun. Napakalago talaga ng ating mga Aptenia at napakalusog. So ngayon naman, itatanim na nga natin ang ating mga Aptenia na ito sa ating hanging basket. Naiayos na nga natin na tatanggal na yung mga ugat. Ayan na yung kanilang mga paso. And ayos na yun, yung ganyang dami. Dahil lalagyan pa nga natin siya ng Aptenia. So, papasimulan na nga natin yung pagtatanim natin sa Aptenia. So, ayan, yung kanyang bulaklak. Ayan, igupit lang natin. So, depende sa inyo kung gaano kahaba ang inyong ilalagay sa inyong paso ng inyong Aptenia. So, ganyan na yung size talaga ng itinatanim ko. Mabilis lang naman talaga siya itusok. Ganyan lang. Tusok-tusok lang. And okay. So yan, tutusok-tusok niya lang din naman. Napakadali lang talaga mag-alaga ng isang Aptenia. Lalo sigit dito sa ating bansang Pilipinas na napakainit na. Ayan. Sobrang ganda talaga nito ang alagaan. At napakadali kung magne-negosyo talaga kayo nitong Aptenia. Mabilis lang din talaga ito dumami.
So yun ang nangangalahati na ako sa paglalagay na itong uptem. Yan, sobrang dami na talaga niya. So yan nga, natapos ko na yung isang paso. Ayan, punong-puno na talaga siya. Ganda talaga ng ating uptem. So next naman na paso. Ayan, yung kalawang paso. Napakadali lang kasi talagang alagaan nung uptem. Hindi ka magsisisi. Ayan. Ayun na nga, itatanim na natin ulit yung ating mga uptem niya. Laging tandaan, itutusok lang ang mga uptem niya. Sobrang dami na talaga niya. Saka tips lang, kapag bibili kayo ng mga ganito, uptem niya, isang paso, sapat na. Kasi mapapadami niyo din naman talaga yan. Pero kapag magne-negosyo kayo, pwedeng madami. Pero kapag collection lang naman din, isang paso, okay na yan. Kasi mapapadami nyo talaga siya. Tusok-tusok nyo lang. Ayan. Okay. Saka napakaganda talaga magtanim ngayon dahil maulan. Tusok-tusok nyo lang sa lupa. So, at isa pa, sa pagtatanim nga po pala ng gantong uptem niya, dapat tinatanggal muna natin yung mga bulok na nadahon. Tusok nyo lang. So yan ang napuno na ulit natin yung ikalawang paso. Yung isang paso naman ulit. Ulit-ulit lang natin yung ating ginawa sa unang paso, sa ikalawang. So ulit-ulitin nyo lang yung ginawa natin sa unang paso at ikalawa. At saka kahit hindi nyo lagyan ng patabang yung uptem niya, ay napakalusog na din naman talaga nito. Dapat lang nasa direct sunlight siya. Yan. So magbibideo din ako nito sa ibang paso naman, yung tinatawag natin na double hanging pot. So ito ay hanging pot. Yun.
yun naman ay hindi hook ang gamit na panabit. Ito ay nakabaliko naman. Yun yung pwede sa mga walling, ayan, napaso. Sa mga wall. Napakaganda din dun ilagay yung ating mga aptenya. So, yan. Sobrang ganda talaga niyan. So, yan. Okay na, okay. So, ayan. Yan, sobrang dabi na talaga niya. Yan, okay na yan. Yan, sobrang dami na. Nabuo na nga natin yung ating mga upten niya. Yan, sobrang dami na talaga nila. Ngayon naman, ilalagay na nga natin ang kanilang mga hook. Ayan. Para maisabit na din natin sila sa kanilang mga espasyo. Ang tip lang din dito sa paglalagay ng mga hook ay huwag yung madaliin kasi pag naputol yan, yan medyo makupok lang kasi yung ganito eh. Yan. So yan, dahan-dahan nga lang kasi once na naputol to. Putol. Talaga. Makupok lang to eh. Nga ganito. Kailangan dahan-dahan lang talaga. Yan, okay na nga. Muli maraming salamat sa inyo na namang panonood sa video ito ng ating pagpropagate ng mga aptenya. Naway maraming kayong natutunan at kung bago ka lamang sa aking channel at patuloy kang nanonood, ano pang hinihintay mo? Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell to notify for my next video and share it. Yeah. So marami pa kang natira ng mga aptenya sa ating planggana. So hindi ko na alam kung saan ko ito ilalagay o baka ibigay ko na lang ulit to sa ating mga kapitbahay. Marami ding nagchat-chat ha o kaya nagko-comment na pahingi ng aptenya. Kaso nga lang malayo kayo eh. Hindi din ako nagsiship ng mga aptenya. So, kung malapit talaga kayo, pwedeng-pwede ko kayong bigyan ng aptenya. Ayan.